tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama sa langit, na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa biyaya na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon sa katapusan ng panahon na itinakda mo, Panginoong Diyos. Ihiniwalay mo po kami bilang banal mula sa makasalanang sanibutan at pinahintulutan mo po kami na maglingkod sa iyo, Panginoong Diyos, sa Iglesia kung saan kumikilos ang Panginoon at upang maipangaral ang Ebanghelyo at magkaroon ng fellowship sa banal na kapulungan. Salamat sa pagtitipon mo po sa amin sa iyong harapan, Panginoon, upang mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa oras na ito. Ang aming church at ang maraming mga churches sa buong mundo, ang lahat ng mga brothers at sisters sa naniingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo, maging sa mga mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, Panginoon, tulungan mo po sila na maisakatuparan ang iyong dakilang gawain ng pag-aakay ng maraming mga kaluluwa tungo sa Panginoon upang sila ay maligtas sa pamamagitan ng matapang na pangangaral ng Ebanghelyo. Pakiusap, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mga kamay, Panginoong Diyos, at punuin mo po kami ng salita, ng Espiritu Santo at pag-ibig. Ang mundong ito ay mas nagiging masama araw-araw, puno ng kasalanan at malupit ang mundong ito kung saan masasamang mga bagay ang nagaganap. Hindi namin kailanman mapagtatagumpayan ang sanlibutang ito at hindi namin magagawang maingatan ng aming pananampalataya sa pamamagitan lamang ng aming sariling kalakasan. Kaya Panginoon, na tumutulong sa amin sa aming mga kahinaan, nagtitiwala po kami na kami ay iyong tutulungan sa iyong makapangyarihang mga kamay. Pakiusap, masawakan mo po kami ng iyong salita at ng iyong makapangyarihang mga kamay at ihiwalay mo po kami upang walang kasalanan sa sanlibutang ito ang mangibabaw sa amin at kuminos ka po sa amin upang maisakatuparan ng iyong banal na gawain na iyong ipinagkatiwala sa amin, Panginoon, bilang iyong mga karapat-dapat na mga anak, Panginoong Diyos. Pakiusap din po, bigyan mo po ng mas mabuting kalusugan ng mga brothers at sisters. Bigyan mo po sila ng pagkakataon na mabuhay pa para sa iyong kalooban at kaluwalhatian sa nalalabi nilang buhay at ingatan mo po ang mga mahihina ang puso, ang mga mahihina sa pananampalataya upang hindi sila mahulog sa kasalanan. Sa Panginoon na nagbibigay ng biyaya at salita na kinakailangan namin ayon sa panahon, sa oras na ito pakiusap, turuan at gabayan mo po kami sa dapat namin gawin sa pamamagitan ng salita na nais mong ihayag, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa ikalawang Timoteo chapter 2. Ikalawang Timoteo chapter 2 mula verse 19 hanggang verse 21. Babasahin ko po. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pila, kundi mayroon din namang kahoy at luwat. At ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Hanggang dito na lamang po. Tuwing linggo ng umaga, pinag-aaralan po natin kung ano ang buhay ng Kristiyanong born again sa pamamagitan ng Biblia. Ang mga nakaunawa ng biyaya ng Diyos sa Biblia at naligtas sa pamamagitan
Nang dakilang biyaya na ibinigay sa atin ay dapat na malaman kung paano dapat mabuhay ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng Biblia at natural na sumusunod na lamang tayo sa salita. Alam natin na maraming mga Kristiyano sa mundong ito ang hindi pa talaga na ipapanganak na muli. Bagaman sila na'y nagpupunta sa mga churches, nananalangin, nagpupuri at nabubuhay ng relihiyosong buhay. Alam natin na ang puso at buhay nila ay hindi nagbabago at nabubuhay sila ng buhay na saluwat. At ang buhay nila hindi masyadong iba sa mga hindi mananampalataya. Dahil tinuturo sa atin ang Biblia ng detalyado kung paano mabuhay ayon sa salita ng Diyos at Espiritu Santo para sa atin na naligtas na, sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos, ang pagkilos ayon sa salita ay isa kong tiyak na katibayan na naligtas tayo at talagang naipanganak ng muli. At magagawa nating tumayo sa harapan ng Panginoon, siya na malapit nang dumating na walang kahihiyan. Kaya sa halip na maging kontento na lang tayo at masiyahan na lamang sa pagiging ligtas lang, dapat nating matutunan ng Biblia at magsikap na mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang mga Kristiyano. Kaya nga, isa-isa po nating pinag-aaralan kung ano ang buhay ng isang Kristiyanong na born again. At ngayong araw pong ito, pag-aaralan natin muli ang tungkol sa buhay ng Kristiyano na ipanganak na muli o yung buhay ng Kristiyanong na born again. Sinasabi madalas ng Biblia na ang taong ligtas ay hindi taga-sanlibutan. Bagaman siya ay nasa sanlibutan, hindi siya taga-sanlibutan kahit na ang kanyang laman ay nabubuhay pa sa sanlibutan ito. Sabi, ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. May panalangin po ang Panginoong Hesus sa John chapter 17 sa araw bago po siya namatay sa krus. Nanalangin siya noon para sa atin ngayon. At sa nilalaman ng kanyang panalangin bilang punong pari sa John 17:16, sabi niya, hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Kaya gaya ng nabuhay ni Jesus sa sanlibutan ito, ngunit hindi siya taga-sanlibutan, ang mga naligtas kay Kristo Jesus ay hindi taga-sanlibutan ito, ngunit pinili sila ng Diyos at ihiniwalay upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya idalangin tayo ng Panginoong Jesus na maingatan mula sa pagkahulo sa mga kasalanan ng sanlibutan ito. Ang malagang bagay ay ito po. Puno ng kasalanan ang sanlibutan ito. At kung titignan po natin noon, sa araw ni Noe, bago hinatulan ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha, sinabi na ang mga kasalanan ng mga tao ay napakarami. Ibig sabihin, puno ito ng mga kasalanan. Kinagpakita ang Diyos ng puot at winasak ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Ngayon sa katapusan ng panahon, kung kailan ipinapangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, mas nagiging puno ito ng mga kasalanan. At sa tingin ko, sa panahong ito ang kasalanan ay mas marami kaysa noong nagkaroon ng baha sa panahon ni Noe at maging sa panahon ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Ang taong nabubuhay sa gitna ng sitwasyong ito ay talagang hindi kayang mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang Kristiyano kung hindi tayo ihiniwalay ng salita at ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng paghawak sa atin gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kailangan nating magsikap na mamuhay ng may hiwalay na buhay sa pamamagitan ng pananalangin at higit na pag-aaral ng salita at maging sa pamumuhay ayon sa Espiritu Santo.
Kaya nga patuloy na ipinapangaral ko po ang mga salita kung paano mabubuhay ng hiwalay sa sanglibutan ito ang mga Kristiyanong born again. Ngayong araw na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo ang tungkol sa mga ligtas na tao na dapat maging kagamitan na maaaring gamiting mahalaga ng Diyos. Ang salitang kakabasa lamang natin, sabi, kilala ng Panginoon ang mga kanya. Ang mga taong ligtas ay tinatakan ng Espiritu Santo at naging mga anak ng Diyos. Ang mga mata ng Diyos ay laging nakatingin sa atin. At maging ang ating buhok ay bilang na ng Diyos. Tinitignan tayo ng Diyos at nalalaman niya ang lahat-lahat sa atin. Kasabi, kilala ng Panginoon ang mga kanya. At dinagdag, lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sabi dito ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sila ay ang mga anak ng Diyos na naipanganak na muli. Kung tinignan sa Genesis chapter 4, nasusulat na sina Cain at Abel ay nag-alay ng handog sa Diyos at tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Pero kanaunan pinatay ni Cain si Abel. Sa hadip na si Abel, binigyan sila ng panibagong anak na lalaki na ang pangalan ay Seth. At ang mga ina po ni Seth ang nagsimulang tumawag ng pangalan ng Panginoon. Si Abel ay modelo ni Jesus at kumakatawan din sa mga tinubos ng mga Kristiyano. Gaya ng si Abel ay pinalitan ni Seth. Sa panibagong buhay, si Jesus ay namatay sa hanip natin at natanggap natin ang bagong buhay sa pamamagitan niya. Kaya sabi sa verse 26 sa Genesis chapter 4, nung panahon ngayon ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay tumutukoy sa mga taong may pag-asa sa kaharian ng langit, kung saan maaari nilang tawagin ang Diyos, Ama namin sa langit. Kaya nga, ang mga inapo ni na Cain at Seth ay may pagkakaiba bago ang pagbaha. Kaya lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, kung ang mga tinubos at sina na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay sinasabihan mismo ng Diyos na lumayo sa kalikuan. Ang mundong ito ay makasalanan at hindi matuwid ng mundo, makasalan ng sanglibutan at sabi lumayo sa lahat ng kasamaan. Bago tayo naligtas, nabuhay din tayo sa gitna ng mga kasalanan ito. Ngunit ngayon, bilang mga anak ng Diyos, dapat nating paglingkuran ng Diyos sa nananabi nating mga araw. At bilang mga papasok sa kaharian ng Diyos, dapat nating layuan ang lahat ng mga kalikuan at kasamaan ng mundong ito. Nasusulat sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17, sabi, kaya na lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Lumayo sa kalikuan, sabi ng Panginoon, para sa mga born again Christians. At sa verse 20, dito po sa ating binasan, sabi, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pila, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Tama po, kung isang malaking bahay ito, maaaring isa itong napakarangyang bahay. At may iba't ibang uri ng kasangkapan, gaya po ng mangkok para po sa kanin, gaya ng tasa na pwedeng lagyan ng sabaw, paso para sa pagtatanim ng bulaklak, basurahan, may mga kasangkapang ginto, pila, kahoy at luwan. Ngunit sa mga ito, may natatanging paggagamitan at sabi rin may para sa karaniwan. Ngunit sa bahay ng Diyos, walang isang kasangkapan na para sa karaniwan. Dapat na natin itong maunawaan. Sa bahay ng Diyos, may mga kasangkapan para sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Ngunit, may mga kasangkapan para sa karaniwan ba na ginagamit ng Diyos? Wala po.
Ang sinasabi po nito, ganoon sa mga tao sa sanlibutan, ngunit sa bahay ng Diyos, lahat ng mga kasangkapan ay dapat na maging kasangkapan para sa natatanging paggagamitan. Kasi sabi kung nililinis, sa verse 21, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ibig sabihin na kung nililinis natin ang ating sarili mula sa lahat ng mga kasamaan sa mundong ito, magiging tanging kagamitan tayo, banal at mahalaga sa Diyos, handa sa lahat ng mabuting gawa. Kaya kailangan nating maging malinis at mahiwanay mula sa kasalanan ng sanlibutan ito upang maging kasangkapang magagamit ng Diyos para sa mararangal na layunin. Nais ng Diyos na maging kagamitan tayo na handa sa lahat ng mabuting gawa at gamitin ayon sa kanyang kalooban. Ngayong araw na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mensaheng ito na dapat maging handa upang maging tanging kagamitan upang magamit para sa mabuting gawa ng Diyos. Sa lumang tipan, may ilang mga propeta at may mga alagad na nangaral ng ebanghelyo naman sa bagong tipan. At maraming mga evangelists na mga buhay pa sa panahon natin ngayon, ngunit hindi lamang sila ang mga kasangkapang ginagamit ng Diyos. Isang pagkakamali na isipin na isa lang akong ordinaryong mananampalataya, paano ako magiging natatanging kagamitan na gagamitin ng Diyos? Isang maning kaisipan po ang ganito. Kahit na ang mga gawain ng mga propeta, mga apostol at mga ebanghelista ay magkakaiba, at ang kanilang mga kanhubay magkakaiba, mananatili ang katotohanan na ang mga tao ay magiging natatanging kagamitan gagamitin ng Diyos. Sa pagkakaalam ko, naniniwala ako na maging ang mga ordinaryong mananampalataya na hindi partikular na kasama sa gawain ng pangangaral ng ebanghelyo at mga gawain ng church ay maaaring maging natatanging kagamitan na mas mahalaga pa sa Diyos kapag nakatingin siya sa kanila. Naniniwala po ako na totoo ito. Kaya nga, bawat isa ay may potensyal na maging natatanging kagamitan na pwedeng gamitin ng Diyos. Ang konsepto ng pagiging natatanging kagamitan, ang konseptong ito ay hindi limitado sa mga gumagawa ng mga espesyal na gawain. Bilang ligtas sa mga individual, tayo ay nilalarawan sa 1 Corinthians 12:27 na tayo ang katawan ni Kristo at ang bawat isang mga bahagi. Si Jesus ang ulo at tayo ang bawat bahagi na nakakabit sa katawan. Ang katawan ay nariyan upang gawin ang kalooban ng ulo. Kaya ang bibig lang ba ang kailangang maunawaan ng kalooban ng ulo? Ang mga mata lang ba ang kailangan? Kailangan din ng mga kamay at maging ang mga paa at ang maraming mga hindi nakikitang mga bahagi sa loob ng ating katawan. Walang hindi kinakailangang bahagi. Lahat sila ay ginagamit upang maisakatuparan ang kalooban ng ulo. Kaya nga bilang mga ligtas na individual, lahat tayo ay mga bahagi ng katawan ni Kristo at bawat isa ay nakakabit bilang mga bahagi ng katawan. Ano man ang ating gampanin, lahat tayo ay may gampanin na dapat gawin. Limitado lang ba ang gawain ng Diyos sa mga evangelist, sa mga pastor o mga misyonaryo na nasa unahan ng pangangaral? Kung ang lahat ng mga ligtas na kapatiran ay hindi lalakad sa landas na may patnubay ng Espiritu Santo, walang anumang maisasakatuparan. Gaya ng bibig na hindi makapagsasalita, kung ang buong katawan ay hindi nakikiisa, o ang mga mata ay hindi makakakita kung hindi sila gagana ng maayos. Kapag ang bawat bahagi ng katawan, gaya ng mga kamay at paa, ay tapat na isinasagawa ang kanilang mga responsibilidad, ang kalooban ay mangyayari, yung kalooban ng ulo. Tiyak may isa sa katuparan yan. Ganun din, kaya bilang mga Kristiyano, dapat na magamit tayong lahat sa mahalagang gawain para sa kaluwalhatian ng Diyos na sumusunod sa gabay ng Espiritu Santo sa pagsasakatuparan ng ating mga nakatakdang gawin. Posible ba na ang sinumang Kristiyanong born again na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon
ay ituring bilang walang silbi sa lahat ng mga bahagi ng katawan, kahit pa walang kinakailangang bahagi ng katawan? Walang sino man sa mga taong ligtas ang walang silbi. Hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na lahat tayo ay maging natatanging kagamitan, maging sa sanlibutan ito. Hindi ba maraming ginagawa ang mga tao, sa bahay man, sa lipunan, para sa kanilang bansa? Maling isipin na walang magagawang bagay sa mundong ito pagkatapos isilang ang isang tao bilang tao. Una, may mga bagay na kailangan gawin sa bahay, sa lipunan, at maging para sa bansa. Kung hindi naman, ang mga bahay, lipunan o bansa ay gagana ba ng maayos? Kung ang lahat ay hindi ginagawa ang kanilang responsibilidad, lalo na sa abot ng kanilang makakaya, walang anumang maisa sa katuparan. Kaya sa mundong ito, maaari nating maisip at ang tatlong uri ng tao. Maaaring may tatlong uri ng tao sa sanlibutan ito. Una, may mga taong gaya po ng gagamba. Yan ang una. Ano ang ginagawa ng gagamba? Ang gagamba, gumagawa siya ng sapot at umaasa na may langaw o di kaya'y ibang mga insektong mabibitag sa ginawa niyang sapot. At kapag nahuli ito, ang gagamba ay mabilis na lalapit at lalapain ang mga ito. May mga taong gaya ng mga ganitong gagamba. Nandaraya at tinutukso nila ang ibang tao sa anumang posibleng paraan, sinusubukan silang nakawan at saktan, gaya ng paghuli at paglapa sa biktima. Gaya sila ng mga gagamba na gustong manloko o mandaya ng ibang tao. Ang isa namang pung-uri ng tao na maaari nating isipin ay ang mga taong gaya naman ng langgang. Ito yung pangalawa, ang langgang. Labis magtrabaho ang mga langgang. Kumikita sila. May mga taong kumikita at kumakait para sa kanilang sarili. Alam niyo ba ang isang nakakatawang kwento? Sa Kamikaan 6 verse 7 hanggang 8, ang mga langgang bagaman walang puno, tagapamahala o pinguno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ng kanyang pagkain sa anihan. Yung kwento, mayroon pong tipak noong kumakanta ng siya buong araw at ngayon, magtataglamig na at magiging malamig at wala siyang anumang makain. Maraming makakain ang langgam, kaya nanghingi ang tipaklong sa langgam na bigyan siya ng pagkain. Kisumagot ang langgam sa kanya noong tag-araw, kumanta ka at naglaro lang. Wala akong maibibigay sa iyo. May ganun tong kwento po. Opo, ang mga langgam ay gumagawa ng labis at gumagawa sila para makakain. Subalit hindi siya tumutulong sa ibang tao. Maayos ang buhay niya dahil nagtatrabaho siya. Maring sabihin na isa siyang taong hindi nakakapinsala. Isang hindi taong hindi nakakapinsala at di naman napapakinabangan ng ibang tao. Kaya may ganitong uri po ng tao. At ang isa pang uri ng tao ay ang bubuyog. Nag-alaga po ako noon ng bubuyog noong nasa church ako sa probinsya at hindi niyo alam kung gaano sila kasipag. Ang mga worker bees, yung pong manggagawang bubuyog, nagtutungo sila sa malalayong bulaklak. Kumakain sila ng pulot, bumabalik sila sa pupyutan at iniluluwa ito at kukulektahin po nila ang pulot. Sa pamamagitan nito, tinutustusan nila ang mga tao ng matatamis na pulot. Tama po? May mga taong ganito, labis na bumagawa at gumagawa sila upang tulungan ng ibang tao. Maaari ninyong sabihin na gaya siya ng bubuyog. Sila ang mga taong hindi na nabubuhay para sa kanilang sarili, kundi sila ang mga taong tumutulong sa ibang mga tao. Sila ang mga taong may pakinabang sa ibang tao. Kaya una, hindi dapat magkaroon ng taong gaya ng gagamba.
Dapat walang ganitong tao sa mundo. Ang buhay ng mga tao na gaya ng langgam naman ay walang halaga sa buhay. Wala itong halaga na mabuhay. Ngunit ang mga taong gaya ng mga bubuyog, sila ang kinakailangan. Kaya may tatlong uri ng tao. At anong uri ng tao dapat maging ang mga Kristiyano? Tayo po dapat yung kinakailangang tao. Ang taong kinakailangan ng mundong ito. Lalong-lalo na ang mga Kristiyano ay dapat maging taong kinakailangan sa church, sa gawain ng Panginoon. Dapat kang maging taong mahalagang ginagamit ng Diyos. Ang mga ligtas ay gumagawa ng maraming bagay para sa Diyos, para sa church, at para sa maraming mga nahihirapang kaluluwa sa sanlibutan ito. Dapat po tayong maging mga kapakapakinabang na tao, kinakailangan tao, na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng pakinabang sa mga aming tao, sa pamamagitan ng ating kasipagan, pagsisikap, at sakripisyo. Ganito po dapat ang mga Kristiyano na papakinabangan ng Diyos at maging ng ibang mga tao. Sa Matthew 22 verse 37, ganito ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo." Ito ang dakilat unang utos. Ang pangalawa ay katulad nito, "Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kasutusan at ang mga propeta. Ang lumang tipan ay tungkol sa kautusan at mga propeta. Ngunit ang mga salitang ito ay naunang ipinropesiya tungkol sa darating na Hesukristo. Iniibig tayo ng Diyos ng kanyang buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng kanyang bugtong na anak na namatay sa krus para sa atin. At ang mga nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, sila na mga naligtas, ay dapat lamang po na ibigin din ng Diyos ang buong puso, buong isip, lakas at kaluluwa nila. Ito po ang kayang gawin ng isang Kristiyano born again. Silang mga hindi pa na ipapanganak na muli ay hindi umiibig sa Diyos ang kanilang buong puso, isip, kalakasan at kaluluwa. Ginagamit lamang nila ang Diyos sa sarili nilang pakinabang. Sa makatwid, silang mga hindi na ipanganak muli ay hindi maaaring tunay na ibigin ng Diyos. At silang mga kayang umibig sa Diyos ng kanilang buong puso, isip, lakas at kaluluwa ay maaaring ibigin ng kanilang kapwa gaya ng kanilang sarili dahil sa Diyos na hindi nakikita. Kaya't sinabi ng Biblia sa unang Juan 4:20, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maring umiibig sa Diyos na hindi niya nakita. Ang Diyos ay hindi nakikita. Ngunit silang mga nabubuhay para sa Diyos ay may mga bagay na dapat gawin dito sa sanlibutang nakikita. Iniibig ko ang aking kapatid na aking nakikita. At ang umiibig ay nangangahulugang magsakripisyo at gumawa ng mabuti. Gayun din, natural lamang po na ibigay natin ang ating oras, pera, pagsisikap, at sariling sakripisyo upang maipakita ang pag-ibig ng Diyos na may habag sa mga hindi pa naligtas upang sila rin ay maligtas. Maaari itong magawa ng mga taong nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, kaya natural lamang na magkaroon ng gawain ang mga born-again Christians. At dapat kang maging kasangkapan na mahalagang ginagamit ng Diyos. Kasi Romans chapter 14 verse 7-8, sabi walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon tayo nabubuhay o kung namamatay tayo sa Panginoon tayo namamatay, kahit mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ngayon sa atin na mga naligtas, tayo po ang mga tumatawag sa ating Diyos na ating Ama sa langit. Ang mga anak ng Diyos na maaari, sila lang ang maaaring tumawag na Ama naming nasa langit. Kaya walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at wala nang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Tama po ba? Hindi ako ito? Kung gayon, dapat yung pag-isipan. Kung nabubuhay ka para lang sa iyong sarili, magdurusa para sa iyong sarili at mamatay para sa iyong sarili, wala pong kabuluhan yan. Mahirap sabihin, ngunit para itong sinumpang buhay. Bakit po ba kayo nabubuhay? Ang mga naligtas ay maraming dapat gawin.
hindi tayo nabubuhay para lamang sa sarili nating kaligtasan. Ang kaligtasan ay lubusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngunit ngayon, ang aking katawan at kaluluwa ay hindi na sa akin kundi ito'y pag-aari ng Panginoon. Kaya nga kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo o mamatay tayo sa Panginoon. Kaya ang natitira po nating buhay ay ang mabuhay para sa gawain at kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayo nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung mamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Ngayon, sa halip na mabuhay para sa sarili, ang Christian life po ay ang pagsasakripisyo ng sarili para sa Diyos, para sa ibang kaluluwa, at para rin sa kapakanan ng mga brothers at sisters. Natural naman po ito, tama po? Maari bang maging gagambang mga Kristiyano? Mahirap isipin. Sinasaktan ng iba, dinadaya ang iba, hindi po maaari ang ganito. Mabubuhay po para sa sarili ko? Hindi ba napakamakasarili nito? Ngayon ang lahat ay higit at higit pang nagiging makasarili. Kahit na ngayon pinalaki mo ang sarili mong mga anak. Sa panahon natin ngayon, hindi nila alam kung paano maglingkod sa kanilang mga magulang. Hindi nila alam kung paano tulungan ang kanilang mga kapatid. Opo, kilala lamang nila ang kanilang sarili. Kaya sa 2 Timothy chapter 2, 3 verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, suing sa mga magulang, walang mga utang na loob, walang kabanalan, mababangis, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip ng mga maibigin sa Diyos. Lahat po ay makasarili na, ito ang sanigot ng ito. At hindi dapat maging ganito ang Kristiyano, tama po? Kaya nga ang pag-ibig, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Ano po ito? Nabubuhay po tayong hinahangad ang kapakanan ng iba. Kung ang isang ligtas ay nagnanais lamang na kumain ng maayos, mabuhay ng maayos, isang bang ulit na mas mabuti pang kaagad na siyang pumunta na lamang sa Diyos. Ang mga Kristiyano ay may dapat na gawin. Salungat po kung sasabihin ng mga taong ligtas na walang sinbi. Kaya nga sa Efeso 4 verse 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Ang matulungan ng iba sa pamamagitan ng paggawa sa sarili niyang mga kamay, meron siyang dapat gawin upang tulungan ng iba, hindi lamang upang kumita para sa kanyang sarili. Kaya nga po, tunay na hindi tayo dapat maging mga gagamba. Isa itong pagsalungat na maging isang taong hindi nakakapinsala ngunit nabubuhay sa sarili nilang kita gaya ng mga langgam. Ngayon, tulad dapat tayo ng mga bubuyo. Dapat tayong magsumikap, magpagan, magpakahirap, at magsakripisyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gumawa para sa mga kapatiran, para sa church, at para sa mga ligaw na kaluluwa. Dapat tayong gumawa at humarap sa Panginoon. Upang gawin iyon, dapat kang mabihag at magamit. Magamit sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Dapat kang mabihag at magamit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita at ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi natin ito maaaring gawin sa pamamagitan lamang po ng sarili nating pagsisikap. Kaya sa Romans 12 verse 11, sabi, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maanab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Para sa mga naligtas, anong ibig sabihin ng maging masipag? Huwag maging tamad, maging masikap at maglingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod sa mga brothers at sisters na naligtas, inaalalayan ng mga may mahinang pananampalataya, tinutulungan ng mga nangangailangan at tinutulungan ng hindi paligtas, ang lahat ng ito, lahat yan ay paglilingkod sa Diyos. Kaya maging maanab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Ngunit sa Philippians chapter 2 verse 21, may isang malungkot na sinabi doon. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Maraming mga tao, naghahangad lamang para sa kanilang kapakanan. Paano ako kikita ng pera para makakain ng mabuti at mabuhay ng maayos para sa sarili ko? Para lamang sa sarili nila, lahat ng ito ay sariling kagustuhan.
Nabubuhay sila ng napakabuti para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya lamang. Kesa Filipos 2:21 sabi, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat lang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paanong naglilingkod ang anak sa ama ay kasama ko siyang naglingkod sa Ebanghelyo. Sa mga Kristiyano, kung mayroong mga hindi interesado sa gawain ng Panginoon at nabubuhay lamang para sa kanyang sarili, dapat po ninyong pag-isipan ito. Dapat nating tignan ang ating buhay. Saan ba talaga ako nabubuhay? Kung nabubuhay ba ako sa buhay na naglilingkod sa Diyos, sa church, para sa brothers at sisters, para sa mahihina, para sa mga hindi paligtas, dapat i-consider niyo po ito. O kung isa ba akong taong walang silbi? Ano mang bagay na walang silbi sa bahay at nagpapasakit naman ay dapat nang itapon. Walang silbing bagay ang tawag. Hindi ka dapat maging isang taong walang silbi sa tahanan ng Diyos. Pagkatapos po ng 2 Timothy, tignan po natin sa Titus. Tingnan natin, Tito chapter 2, verse 14. Titus chapter 2, Titus chapter 2 verse 14. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinising para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili sa kamatayan sa halip na tayo. Tama po ba? Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo. Tinubos niya tayo sa lahat ng kasamaan, pagsuway at sa lahat ng kasalanan. Ang pagtubos ay tumutukoy sa pagbibigay ng halaga at mailabas ito. Upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili, sabi po. Hindi lamang niya tayo tinubos kundi nililinis niya tayo araw-araw sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng salita. Para sa kanyang sarili, sabi po, ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Isang napakabuting gawa, ang pangangaral ng Ebanghelyo at magligtas ng mga kaluluwa. Kaya sa Gawa chapter 10 verse 38, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos, napuspos ng Espiritu Santo at kapangyarihan si Jesus at humayo upang gumawa ng mabuti. Ano yung gumawa ng mabuti? Nagpagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos? Alam niyo, naligtas tayo sapagkat ginawa ni Jesus ang mabuting gawa. Ngayon, ang Panginoon ay nasa atin. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ginawa niyang sariling sambayan tayo na masigasig sa mabuting gawa. Ito ang layunin ng pagliligtas sa atin. Tinubos niya tayo at nilinis tayo sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu Santo upang tayo ay maging kanyang sariling sambayanan na masigasig sa mabuting gawa. Sa sangbutang ito may mabubuting tao. Ngunit ang kabutihan iyon ay sa tao lamang, pisikal, moral at material. Ngunit tayo ay gumagawa ng gawain ng dakila. Ito yung gawain ng Diyos at ang gawain na pagliligtas sa mga namamatay. Sino po ang makakagawa ng ginagawa natin? Kaya po bang makapagligtas ng isang kaluluwa, ng isang taong may dakilang otoridad sa mundong ito? Hindi po. Hindi kayang makabili ng kaluluwa ang pinakamayamang tao sa mundong ito gamit ang kanyang pera. At hindi kayang magpadala ng isang scientist ng isang kaluluwa tungo sa langit. Ngunit kaya natin. Iniligtas tayo ng Diyos upang maging kanyang sariling sambayanan na masigasig sa mabuting gawa. Ngunit hindi tayo interesado dito. Iniisip ng mga tao na isang mabuting bagay kapag ang isang tao ay kumita lamang ng sarili niyang pera at mabuhay sa sarili niya at mabuhay na hindi gumagawa ng masama. Mabuting mabuhay ang hindi paggawa ng kasamaan. Ngunit dapat din tayong gumagawa ng mabuti. Filipos 1, chapter 1, verse 5 to 6. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, mula ng unang araw hanggang ngayon, ako'y panatag sa bagay na ito nang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo.
sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin, sa pakikibahagi kay Kristo, nagsimula ang Panginoon ng gawang mabuti hanggang sa panahon ng muling pagdating ng Jesus. Tingnan din po natin sa Titus chapter 3, verse 14. Titus chapter 3, verse 14. Tito chapter 3, verse 14, basahin po natin. At nararapat na ang ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabuting gawa para sa matitinding pangangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Ang ating mga tao dito ay mga Kristiyano upang hindi sila mawalan ng bunga. Paano kung may isang magsasaka nagtanim ng ubas na hindi nagbubunga? Nagtanim siya ng igos ngunit wala namang bunga. Anong sasabihin ng may-ari ng lupa? Putulin mo ito. Bakit sinasayang nito ang lupa? Sa Luke 13 verse 8 to 9, sumagot siya sa kanya, Panginoon, hayaan mo munang sa taong ito hanggang sa aking maukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung ito ay magbunga sa susunod na taon, ay mabuti. Subalit kung hindi, maaari mo na itong putulin. Sinabi na ang puno na hindi nagbubunga ay puputulin. Sinabi naman ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 sa verse 10, ngayon pa lamang ay nakalagay na ang panakul sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Hindi ito maring gawin sa mga Kristiyano. Kaya dito sa verse 14 sa Titus chapter 3, at nararapat na ang ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabuting gawa para sa matitinding pangangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Dapat natin itong matutunan at dapat tayong maging mga mabuting tao na gumagawa ng mabuting bagay. Dapat tayong maging mabuting lingkod upang lubusang magamit ng Diyos. At kung titignan sa Philippians 2 verse 4, wag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan kundi ang kapakanan ng iba. Si Apostle Pablo hindi niya hinanap ang kanyang kapakanan. Upang may pangaral ng Ebanghelyo, siya ay naging ubat, nagutom, hindi makatulog, hindi makakain, nilamig, nanginig at nabilanggo. Ilang ulit siyang hinampas, ilang ulit na halos mamatay, 5 beses na binugbog, 3 beses na binugbog hanggang sa kamatayan, pinagbabato at nabuhay. Nabuhay po siya para sa kanya, para lamang ba sa kanyang sarili? Hindi po. Ayon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 33, sabi niya, kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Kaya dapat nating hanapin ang kapakanan ng iba sa halip na sa atin upang sila po ay maligtas. Kaya nga po, dapat tayong maging isang taong naghahanda ng kinakailangan niya. Kaya dito sabi nararapat ng ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabuting gawa para sa matitinding pangangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Kaya dapat tayong matuto. Ano ang halaga kung matututo lamang tayo? Dapat tayong matuto habang natututo para sa mabuting gawa. Kaya po dapat tayong maging isang taong lubusang ginagamit ng Diyos. Narinig ko po ang kwento minsan tungkol kay Major Kang Jebo noon. At tinignan ko po muli ito. Ayon sa kwento, noong October 4, 1965, si Kang Jebo, ng panahon iyon, siya po isang kapitan. At natasan po siya bilang commander ng Tiger Unit noon pong Vietnam War. Kaya ng panahon iyon, nagsanay siya ng mga sundalo upang makasama sa Vietnam War at sinanay niya ang mga tao niyang gumamit ng granada. Ngunit isa sa kanyang mga tao, tinanggal po yung ring ng granada at hinagis ito sa malayo. Ngunit hindi sinasadyang nakulog niya ito. At nakaupo sila sa mataas na lugar kaya gumulong yung granada at nahulog. At maraming tao ang naroon. 5 segundo lang na sasabog po ang granada once na natanggal na po yung ring. At nahulog ito at gumulong pababa. At maraming sundalo po ang naroon. Sa malayo niya dapat ito ihahagis ngunit nahulog niya po ito. Kaya itong si Major Kang Jebo
na-promote siyang major pagkatapos siyang mamatay. Bakit po? Dahil nung nakita niya itong granada, kinuha, hinawakan niya ito. At ito po ay sumabog. At siya po ay namatay. Dahil sa kanyang kamatayan, ang iba ay nabuhay. Kung hindi, marami sa ng tao ang namatay noon. Kaya may mga taong gaya niya sa mundong ito. Kaya talaga pong pinundahan niya yung granada at pumutok ito. Kaya namatay siya pagkatapos ng pagsabog at nabuhay ang ibang mga tao. May mga gaya niya sa mundong ito. Sa katunayan, mayroon pang isang pangyayari na kagaya nito noong nasa digmaan sa Vietnam. Ang isa pang kwento, nangyari ito sa Hong Chen Training Center sa Gangwon-do. May mga taong namatay para sa iba. Nakakita tayo ng mga ganyang bagay minsan. Tama po, yung ibang tao na sinasakripisyo ang buhay nila para sa iba. At matagal na panahon na po ang lumipas, nangyari naman ito sa Seoul. May manhole na napakarumi at para linisin na ito, binubuksan ang takip. Pero isang araw, naiwanan nila itong bukas. At may isang batang nahulog habang naglalakad siya. Sa katunayan, dun sa manhole, maraming dumi ng tao doon. Paumanhin po sa salita. At may isang high school student na dumaraan at nakita niya ito. Hindi na siya nagdalawang isip at agad tumalon sa maruming manhole ngayon may nakita siyang bata na nahulog. May isang batang nahulog habang naglalakad siya doon sa manhole. Kaya nga itong estudyante, talagang lumusong po siya. At may nagtanong sa kanya, paano mo nagawang lumusong sa dumi? Sabi niya, wala nang oras para mag-isip kung marumi ba o hindi. Sa sandaling iyon, may isang buhay na pwedeng mawala. Kaya siya po ay tao may katapangan. May mga tao na handang isakripisyo talaga ang kanilang sarili para sa iba. Sila ay mga dakilang tao. Sa mga Kristiyano naman po, gawa po ng Espiritu Santo na ang mga Kristiyano ay may puso at agad na tumutulong sa mga mahihina at nagsasakripisyo upang iligtas ang kaluluwa ng iba. Kung titignan po natin sa Luke chapter 10, may kwento po doon tungkol sa mabuting Samaritano. Alam niyo po ito. Sinabi ni Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. Ang Jericho ay nasa ibaba po ng Jerusalem. Kung bababa ka, matutumbok muna ang Dead Sea, dagat na nasin. Ang Jerusalem ay ang lungsod ng Diyos at ang Jericho ay kumakatawan naman sa impyerno. Ito ang pinakamababang lugar sa mundo, nasa 400 meters below sea level. Ang Jericho ay nasa gitna, mula sa Jerusalem pababa sa Jericho. Dalawang beses na po akong dumaan doon. Halos wala pong puno doon. At may mga malalaking bloke ng bato sa panibot. Ang daan ay pakurbada pababa at may mga tulisan na talaga pong matyagang nagtatago sa pagitan ng mga bato at inaatake nila ang mga dumaraan at kinuubaran sila at ninanakawan. Kesa kwento, kinuha nila lahat, binugbog siya at iniwan yung biktima na halos patay. Isinalaysay ni Jesus ang tunay na pangyayari sa isang paghahambing. Kaya ang taong ito ay halos patay na. Hindi na makatayo. Hindi magtatagal, malalagutan na siya ng hininga. Sugatan siya, ngunit kung titignan sa Luke chapter 10 verse 31, at nagdataong bumaba sa dang iyon ng isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Sinabi, ang isang pari. Ang pari, siya ay isang taong nagdadasal sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nagbibigay ng alay. Ngunit, nung nakita niya ang taong itong mamamatay na,
Sinabi niya, pasensya na, kawawa ka naman. Subalit dumiretso na lamang siya. Pagkatapos, may isang Levita naman ang dumaan din sa lugar na yon. Ang Levita naman ang tumutulong sa pari na maglingkod sa Diyos sa banal na templo. Ang Levita rin ay dumaan sa kabilang panig. Noong nakita niya, sinabi niya, ah, nag-iingalo na siya. Kawawa naman, subalit dumaan lang siya. Sumunod ay ang isang Samaritano. Sa katunayan, ang taong nag-iingalo, siya po ay isang Hudyo na bumaba mula sa Jericho, mula sa Jerusalem. Kaya nakatira siya sa Jerusalem. Ang pagbaba sa isang proseso, ito ay isang kasiraan. Parang aso kong ituring ng mga Hudyo ang mga Samaritano noon. Bakit? Dati po kasi ang Israel ay nahati sa Northern Israel at Southern Judah pagkatapos mamatay ni Solomon. Ang Northern Israel ay sinakop ng Assyria noong 722 BC. Kaya ang mga Samaritano, actually sila ay mga Hudyo na nahanduan ng mga Hintil. Sa ngayon, tinatawag silang nahanduan ng ibang dugo. Kaya masama ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Noon po, sinisisi ng mga Hudyo sa Yesus. At sinabi nila sa kanya, hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Kapag tinawag nilang Samaritano, ito po ay isang pangiiyak. At tinataboy ng mga Hudyo ang mga Samaritano. At noong tinanong ni Jesus ang babaeng Samaritana, sabi niya, bigyan mo ako ng inumin. Sumagot yung babae, paano nga mangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Kaya ngayon, tutulungan kaya ng Samaritano, ito pong Hudyo na nabiktima, na kahit ang pari at Levita ay dumaan lang? Noong nakita niya ang kasuotan ng taong nabiktima, nalaman ng Samaritano na ito'y isang Hudyo. Pwedeng sabihin ng Samaritanong ito, ah, tinuturing niyo kaming aso, buti nga sa iyo. Maswerte siya kung hindi ko sinipa sa ulo ng maraming beses at pinatay ng dumaan ako. Ngunit may isang Samaritano ang nakakita sa kanya at anong sabi? At nang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Luke 10:33. Walang dahilan para hindi maawa. Natural lamang po na makaramdam ng awa sa isang taong mamamatay na kahit na siya ay isang kaaway. Kasi binahabag siya at kanyang nilapitan siya at tinalian ng kanyang mga sugat. Pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayo, siya ay dinala sa bahay patuluyan at inalagaan. Noon po ginagamit yung alak at langis sapagkat mayroon po itong simbi sa panggagamot. Dahil ang alak ay may, yung wine ay may alcohol, maring gamitin itong panlinis sa sugat at yung langis naman ng olibo ay nagpapalambot ng sugat. Maring pinulit ng Samaritanong ito ang kanyang suot at itinali sa sugat ng Hudyo. At isinakay siya sa kanyang sariling hayop, dinala siya sa bahay panuluyan at inilagaan. Nang sumunod na araw, iniwan niya at umalis siya. Nagbigay siya ng 2 denaryo sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Kami 3 uri ng tao dito, ang mga tulisan, pari at Levita at ang Samaritano. Ang tulisan, siya yung nambugbog. Siya ang nanakit, pumapatay at nagnanakaw. Gaano kadami ang mga gay nito na para sa panahon natin ay mga scammer. Wala silang pakialam kung ang tao ay namamatay o hindi. Kaya dito sa 3 uri ng tao, yung pong tulisan, pari at Levita, Samaritano. Yung tulisan, yung nambugbog. Pumapatay, siya yung nagnanakaw. Gaya sila na yung panahon natin ng mga scammer. Wala silang pakialam kung ang mga tao ay mamatay o hindi. Pumapatay sila ng mga tao para makakuha ng kaunting pera. Kung titignan niyo ang mga kaso ng patayan ngayon, nanloloko sila at pumapatay ng mga tao at nakakakuha ng pera. Ano po yung voice phishing?
Nagnanakaw sila ng pera gamit ang tuso pamamaraan. Silang ayaw magtrabaho, kundi sinusubukang dayain ang iba para kumita po sila ng pera, mga magnanakaw. At ano naman ang ibig sabihin ng mga pari at ng mga Levita? Sila naman po yung mabubuting tao, mga reliyosong tao. Mukha silang banal kapag nananalangin, sinusunod ang kautusan, at may mabuting moral na pamantayan. Dahil pa man, mabuti lang sila ngunit hindi sila nakakatulong sa iba. Ganyan po ang mga ipokrito, ganyan ang anyo ng mga reliyosong tao. Mabuting tao lang, singa. Wala silang ginagawang masama, subalit hindi rin sila nakakatulong sa iba. Ganyan ang sinisumbo ng mga pare at mga Levita. Ngunit, narito ngayon ang Samaritanong ito na kinamumuhian nila. Kaya't kung ang iyong kaaway sabi ay magutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Kapag sa paggawa mo ng ganito, sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay may mga baga ng apoy ang ibubundon mo sa kanyang ulo. Kapag naglalakad ka sa kalsada kasama ang iyong asno na may pasan na dalahin mo at nakita mong nahulog sa hukay ang iyong kaaway, tutulungan mo siya at itataas mo sa hukay. Sinasabi ng Biblia na tulungan siya kahit siya po ay kaaway mo. Ganyan ang pagmamahal sa kaaway. Alam niyo, tayo ay dating kaaway sa paningin ng Diyos, ngunit namatay siya para sa atin. Ang Samaritano ay larawan ni Jesus at pwede rin maging larawan ng mga born-again Christians. Tinanong ni Jesus sa dalubhasa sa kautusan na nagkunwaring mabuti, tinanong sabi niya, ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya ang nagpakita ng habag sa kanya. Ikaw ay isang mabuting Samaritano kung naunawaan mo ang sinabi ko sa iyo. At sinabi niya sa kanya ni Jesus, humayo ka at gawin din ang gawin mo. Kung naunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon, dapat natin itong gawin sa iba gaya ng ginawa ng Panginoon sa atin. Ganyan ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ang ikalawang Samaritano. Iniligtas niya ang taong iyon mula sa kamatayan, ngunit ang mga sugat ay malalim na kailangan siyang gabutin pa sa loob ng mahabang panahon. Hanggang kailan? Hanggang sa makabalik ang Panginoon. Kahit na hindi tayo magiging perpekto tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Gayunpaman, alam natin na may tatlong uri ng ganitong tao. Ang mga Kristiyano na naligtas na ay may makakagawa ng maraming bagay para sa Diyos at sa Church. Kaya dapat tayong maging mga taong kailangan. Yung kinakailangan. Ibig sabihin po, dapat tayong maging mahalagang kasangkapan na ginagamit ng Diyos. Kaya bilang membro ng Church na siyang katawan ni Kristo, ibig sabihin dapat gumaganap kayo ng mahalagang tungkulin bilang mga membro ng Church na siyang katawan ng Panginoon. Subalit may nagsabi, ano ang magagawa ko? Ang isang tao walang kwenta na katulad ko, ano ang magagawa ko? Sabi niya. Alam niyo po, sabi ng maliit na daliri sa paa, ako ang maliit na daliri sa paa ng Church, ang katawan ng Panginoon. May nagtanong sa isang brother, sabi, brother, anong bahagi ng katawan ng Panginoon ka? Kaya sumagot siya, ako ang daliri ng paa. At tinanong niya ang kanyang asawa, ikaw naman, ano ka? Sumagot yung sister na asawa niya, sabi niya, ako ang kuko. Hindi maring walang kuko ang daliri ng paa. Tama po? Iyan po ang tamang sagot. Paano naman po ang hinliliit sa paa? May nagsabi, ako ay hinliliit sa paa. Hindi na mahalaga kung nariyan o wala ang hinliliit. Pwede bang sabihin ganun? Hindi po. Brothers and sisters, alam niyo po, kahit pa iniisip mo na hindi mo kailangan ang hinliliit, iba ang lakad ng mga taong may hinliliit kaysa mga taong walang hinliliit.
Sinasabi po na mahihirapan yung balance sa katawan kung wala ka pong hinliliit. Kaya upang magawa ang kalooban ng Diyos, ang ulo dapat malaman mo na ikaw ay isang mahalagang nilalang na kailangan at pag-isipan mo kung ano ang dapat mong gawin para magamit ka ng Panginoon. Anong uri ng mga tao ang ginagamit ng Diyos? Sabi, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili, mula sa mga bagay na ito, kaya kahit gaano pa kaganda ang isang mangkok, mamahalin man yan, ginto, maganda, mahalagang mangkok, hindi ito mapaglalagyan ng mabubuting bagay kung ito ay marumi. Tama po? Anong klase ng mga tao ang ginagamit ng Diyos? Ano pong klase ng tao ang ginagamit ng Diyos? Mabuting tao, may pinag-aralan, may extraordinary na talent, sikat, mayaman, magaling magsalita. Ginagamit ba ng Diyos ang ganoong klase ng tao? Hindi po. Sila ay mabuti, ngunit kung hindi sila malinis, hindi sila gagamitin ng Diyos. Kahit pag gaano kabuti at kahusay ng isang tao sa pisikal, hindi siya gagamitin ng Diyos kung hindi siya malinis. Ganyan po ang ginagamit ng Diyos ang mga taong malinis. Kung titignan sa Gawa chapter 7, sinabi doon ang tungkol kay Moises. Nang panahon iyon, ang Ehipto ang may pinaka-develop na sibilisasyon. At si Moises ay anak na babae ng Faraon sa Ehipto. At bilang ang pang-anak, nakabisado niya ang panitikan ng Ehipto sa noob po ng 40 taon. Kaya sabi, tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. At alam niya na siya ay isang Hebreo. At ang mga Hebreo noon ay mga alipin. Alipin sila ng kanyang bayan. Kaya ano ang inisip ni Moises? Mahusay siya at magaling sa academics. Magaling siya sa salita at sa lahat ng bagay. Kaya inisip niya na palalayasin ng Diyos sa mga Israelita sa Ehipto dahil sa kanya. Kaya ano ang ginawa ni Moises? Binugbog niya hanggang sa mapatay niya ang isang Ehipsyo. At nang mahayag ito, tumakas po siya. Naniralan siya kasama ang pamilya ng kanyang asawa sa ilang ng Midian sa loob ng 40 years. At siya doon ay nag-alaga ng mga tupa ng kanyang binang lalaki. Ngayon, ano po ang tinuturo nito sa atin? Alam niyo, kahit pa mahusay siya sa katuruan ng Ehipto at magaling sa pananalita at sa lahat ng bagay, hindi siya maaaring gumawa para sa Diyos kasama sila. Inakala niya na ililigtas ng Diyos ang Israel sa pamamagitan niya, ngunit hindi ito alam ng mga tao. Natural, hindi niya alam na isang pagmamataas ang pagsubok na gumawa ng bagay na siya lang na hindi siya ginagamit ng Diyos. Kahit pa mahusay siya sa siyensya ng Ehipto at makapangyarihan sa salita at sa gawa, hindi kikilos doon ng Diyos. Ano ang pwede niyang gawin gamit ang kanyang kakayahan at lakas ng loob? Hindi po ito posible. Kaya tumakas siya pagkatapos niyang mapatay ang isang Ehipsyo. At ano ang ginawa niya sa ilang ng Midian sa loob ng 40 years? Ano ang natutunan niya habang nag-aalaga ng mga tupa? Nakalimutan ba niya ang mga Israelita na nagtatrabaho bilang mga alipin sa Ehipto sa loob ng 40 years? Hindi po. Ngunit inabot ng 40 years bago niya naunawaan na hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Dinugol niya ang 40 years para matutunan ang karunungan noon ng Ehipto at dinugol niya ulit ang 40 years para naman matalikuran ang lahat ng natutunan niya. Kaya hinanda ng Diyos si Moises. Sabi ng Diyos, aking narinig ang daing ng aking bayan sa Ehipto. Pumunta ka sa Ehipto at ilabas mo sila. Yan ang sabi ng Diyos kay Moises. At sumagot si Moises, paano ko yan gagawin? Hindi ko kaya ang gawin iyon. Hindi ako mahusay magsalita. Ngunit sa Gawa 7:22 sinabi,
Siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. At ngayon ay naging hindi matalinong tao ba siya? Siyempre hindi po. Makakatulong ba na makapagligtas ng tao kung siya ay biyasa sa karunungan ng mga Ehipsyo? Sa pananalita at sa mga gawa? Simple lang po, kung walang kapangyarihan ng Diyos, lahat ng ito ay walang silbi. Kaya inabot po siya ng 40 years upang maunawaan niya ang bagay na ito. At pagkalipas po ng 40 taon, naunawaan niya na wala siyang magagawang anuman sa pamamagitan lamang ng kanyang sarili. Kung sinabi po ni Moises, Diyos, bakit hindi po ninyo ako tinawag ng mas maaga? Mas mabuti po sana kung tinawag ninyo ako ng mas maaga. Kaya nasusunod ako kung gayon ay hindi na siya tatawagin ng Diyos at sasabihin na, hindi na bani. Hindi po ginagamit ng Diyos sa mga tao na nagsasabing kaya nila. Bakit po? Dahil sila ay magtitiwala lamang sa kanilang sariling kakayahan at magiging mapagmataas. Dahil iniisipin nila na nagawa nila iyon dahil sa kanilang sariling kakayahan at magiging mapagmataas. Iyon po ay magiging malaking problema. Ngunit si Moises, siya po ay ilang beses tumanggi pa na pumunta doon at ginalit niya ang Diyos. Pumunta ka na. Kaya wala na po siyang choice kundi pumunta doon. Anyway, hindi po dapat gawin ang gawain ng Diyos dahil nag-aakala ka na ikaw ay maraming kakayahan, biyasa sa karunungan ng sanlibutan at sa maraming bagay. Mali po. Sa Amerika po noon, ay ang Amerika nagpapadala ng mga missionaries sa iba't ibang bansa noon, kahit na mahirap na pong gawin ito ngayon. Sa mga missionary na galing sa Amerika, ang pinakadakila ay si Evangelist D.L. Moody. Pamilyar po ba kayo sa kanya? Matindi po ang kanyang kahirapan noon, kaya hanggang grade 4 lamang po ang kanyang natapos. Nung siya ay bata pa, ang kanyang ama ay maraming utang na naiwan. Kaya ang mga nagpa-utang ay pinasok ang kanilang bahay at kinuwang lahat ng kanilang ari-arian. Kasama na po ang kanyang kama. Kaya siya po ay naghirap sa pagtatrabaho upang makakain lamang maging lugaw. Kinalaunan, siya po ay pumunta sa kanyang tiwin sa Chicago at nagtrabaho sa isang panggawaan ng sapatos. Ngunit, iniligtas ng Diyos itong dukha at ignoranting si Moody at ginawa siyang napakadakilang evangelist. Ginagamit lamang po ba ng Diyos sa mga matatalinong tao, sikat na tao o mga taong namumukod-tangi? Ang maging isang namumukod-tanging tao ay mabuti ngunit hindi naman po sila gagamitin ng Diyos kung sila ay marumi. Ginamit po ng Diyos si Moody kahit siya po ay dukha at walang alam. Nalalaman niya na siya ay kulang sa kaalaman kaya siya ay nagtayo ng isang maniit na bahay sa kanyang bayan at nag-aral ng mabuti. Hindi po talaga siya naging official na pastor ngunit tinatawag po siyang guro. Kaya kinakailangan po ba na makapagtapos ka sa paaralan para maging pastor? Hindi po. Sa Ephesians 4:11, sabi, pinagkaluban niya ang iba na maging mga pastor, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Ito po ang kaloob ng Diyos. Sinasabi ng ibang tao, hindi man lang sila nakatungtong sa theological seminary at sila ay nag-evangelize. Parang walang kabunuhan kung ganun. Paano naman po si Pedro? Anong paralan po siya nakapagtapos? Siya po ba ay mula sa Galilee Theological Seminary? Paano po siya nakapagtapos doon? Noon ipinagkaila niya po ang Panginoong Hesus ng tatlong ulit. At tapos yun na yun. Ang mga alagad ay mga walang alam noon dahil ang kanila lamang ikinabubuhay ay pangisla lamang sa lawa ng Galilea. At iyon po ay para sa mga walang alam noon. Ngunit, sila po ay ginamit ng Diyos. Ano ang sabi sa 1 Corinthians 1:26? Sapagkat tignan niyo ang inyong pagtatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan. Hindi marami ang isinilang namarangan. Sa verse 27, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Kailangan lamang natin maging malinis upang magamit. Kailangan po maging maingat
na gumawa para sa Diyos sa pamamagitan ng iyong physical na talento. Ito ang tutulak sa iyo na isipin na nagawa niyo yun dahil kayo mukod-tangi. At kapag ganun, magiging mapagmataas ka na at yun na ang simula ng pagkawasak mo. Sabi sa Kawikaan 16:18, ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan. Alam niyo po, kapag kami pong mga pastor ay nagsasama-sama, ganyan po ang lagi naming ginagawa. Sinasabi namin, sa simula, paano kaya ako makapag-evangelize ng mga tao? Noon po, noong kulang pa po tayo ng mga pastor na magpapahayag ng sermon sa marami nating mga bagong churches, ang mga brothers na may mga trabaho noon ay pinapakiusapan natin na mag-sermon sa mga ibang lugar tuwing Linggo. Pagkatapos sinasabi nila, sa palagay ko ay hindi ko po ito kakayanin. O kung gayon ay mag-share ka lang ng iyong testimony. Pagkatapos silang mag-share ng testimony ng maraming beses, naging malakas na po yung kanilang loob at nag-isip, wow, kaya ko pala gawin. Sa katunayan, iyon po ay ayos lamang. Ngunit ang problema po ay ginagawa na nila iyon ayon sa kanilang sariling lakas ng loob at dahil malakas na ang kanilang loob, sila ay naging mapagmataas na. Nagiging matigas na po yung kanilang liig. Alalahanin po ninyo, nagsisimula po ang pagkawasa kapag nagsimula ang pagmamataas. Ang pagmamataas po ng mga pastor at evangelist ay may kaugnayan sa pagkawasa. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalungdiwa ay nauuna sa pagkabuwan. Kaya kailangan nating malaman na tayo ay mamamatay kung tayo ay magiging mapagmataas. Si Moises po ay ginamit ng Diyos na napakahalaga. Ngunit, nung nagreklamo ang mga tao tungkol sa tubig ng Mereba, bago sila makapasok sa lupain ng Kanaan, sinabi ng Diyos sa Bilang 20 verse 8, kunin mo ang tungkod, sa gayon ka maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato. At pagkatapos si Moises ay naganit at sumigaw sa mga tao, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Sabi niya, ikukuha ba namin? Binanggit niya namin at hinampas po niya ng dalawang beses ang tubig at umagos ang masagana. Kahit na nagawa niyang paagusin ang tubig para sa mga Israelita, hindi siya nakapasok sa lupain ng Kanaan dahil po sa pangyayaring ito. Inalabas niya sila at ginabayan sila sa loob ng 40 years. Ngunit hindi siya pinahintulutan na makapasok sa Kanaan sapagkat hindi niya ginawang banal ang pangalan ng Diyos sa Mereba. Dahil sabi niya, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Siya po ba ang nagpalabas ng tubig sa mga bato? O sa bato? Sa pamamagitan ni Moises ay hinati ng Diyos ang dagat na pula at nagpakita ng iba't ibang himala. Gamit naman po yung mga tungkod. Ang kapangyarihan po ba ay nagmula sa tungkod? Sinasabi na inagaw ni Moises ang kaluwalhatian ng Diyos sa pagpapalabas ng tubig. Hindi po doon sa tungkod ang may kapangyarihan. Ang Diyos ang may kapangyarihan, subalit hindi niya binigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. At marami po ang kanyang ginawa sa harapan ng Diyos, ngunit dahil sa isang pagkakamali, hindi siya nakapasok sa Kanaan. Kailangan din po nating maging maingat dahil maaari po itong maging ating kahinaan. Hindi dapat natin kalimutan na wala po tayong magagawang anuman kung wala ang kapangyarihan ng Diyos hanggang sa wakas. Kung iniisip ninyo na sa palagay ko ay magagawa ko na ito sa pamamagitan ng sarili ko ngayon, mag-uumpisa ang matigas na liig. Kung gayon, malalaman mo magsisimula ang iyong kamatayan. Ngayon, anong uri po ba ng tao ang ginagamit ng Diyos? Malinis na kasangkapan, sila po nahiwalay mula sa sanlibutan. Hiwalay sa sanlibutan. Balikan natin ang 2 Timoteo chapter 2. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 15. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Ngayon, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na isang evangelist noon na minamahal sa pananampalataya. Ito pong 2 Timoteo ang huling sulat ni Pablo bago siya pugutan ng ulo sa Roma. At sabi niya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Kaya una, dapat
dapat mong magamit ng wastong salita ng Diyos. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ito rin ay kinakailangan para sa atin, lalo na bilang mga evangelist upang maunawaan ng tama ang salita ng Diyos. Kung mali ang maituturo mo sa Biblia, sisirain mo ang iyong sarili, hindi lamang ikaw, gayundin ang iba. Kaya dapat nating magamit ng wastong salita. At isa pa, sinabi, subok sa Diyos manggagawang walang anumang dapat ikahiya. Tayo ay dapat na maging tao na walang anumang dapat ikahiya. Gaano ba tayo nagsisikap kapag ginagawa natin ang bagay na ito? Na walang anumang dapat ikahiya sa harapan ng mga tao at ng Diyos. Tayo mga Kristiyano ay talagang kailangan na kilalanin bilang mga tao walang anumang dapat ikahiya sa harap ng Diyos at ng mga tao. Alam ng Diyos ang tungkol dito. Ngunit kung mayroong tao, mayroon tayong sekretong kasalanan at kahiyang-hiyang bagay, at kung hindi natin aalisin ang mga ito, tayo ay nagiging marumi. Dapat ay hindi po ganito. Kung marumi ka, hindi ka dapat maging... Paano ka man magagamit? Kaya dapat, kung marumi ka, dapat malinis ka sa pamamagitan ng salita at banal na espiritu. Kaya pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos manggagawang walang dapat ikahiya. Kaya kung nilinis ang sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. Kaya pagsikapan daw na humarap sa Diyos, ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos. Ano pong ibig sabihin na ibigay sa Diyos? Nung una pa lang, wala namang sa akin dahil lahat naman ay galing sa Panginoon. May dapat sabihin natin ang aking kaluluwa at katawan, binili sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Kaya ito ay sa Panginoon. At gagawin ko ang kalooban ng Panginoon, mabuhay man o mamatay. Ito yung pag-aalay sa Panginoon. Sinasabi mo ba na ayos lang na magbabalik-balik sa church? Sayangin ang oras, pagkatapos pupunta na lang sa langit? Talagang bang kampante ka na ganito? Tignan mo kung ano ang nangyayari sa mga araw ngayon. Hindi na natin alam kung ano ang mangyayari sa isang araw. Lahat ng tanda ay nangyayari na. Ilang dekada pa lang ang lumilipas, hindi pa? Tiyak po na nabubuhay na tayo sa panahon bago ang pagbabalik ng Panginoon. Ngunit, kapag tumayo tayo sa harap ng Panginoon, hindi ba dapat tayong mabuhay bilang mga tao walang anumang dapat ikahiya? Huwag po dapat na pabayaan lang natin ito pagkatapos tayong gamitin ng Panginoon ng sanggaling panahon. Ngayon, tingnan naman natin sa Kawikaan, chapter 25, verse 4. Mga Kawikaan, chapter 25, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay, Mga Kawikaan, chapter 25, verse 4. Basahin po natin, ang dumi sa pilak ay iyong alisin, at ang panday para sa isang kasangkapan ay may gagamitin. Sabi, ang dumi sa pilak ay iyong alisin, at ang panday para sa isang kasangkapan ay may gagamitin. Sa una, wala namang purong ginto o purong pila. Kailangan mo ng alisin yung lahat nilang dumi habang inilalagay ito sa apoy o minsan sa mga gamot. Ang dumi sa pilak ay iyong alisin. At ang panday para sa isang kasangkapan ay may gagamitin. Gamit ito maaari siyang gumagawa ng magandang sidlan o magandang palabuti. Ang dumi ay iyong alisin. Ngayon, kailangan nating siyasatin kung mayroong dumi sa ating puso at buhay. Wala namang malinis na sisiblan sa umpisa. At ang kaligtasan ng naglilinis o naglilis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. At pagkatapos nating maligtas, ang mga dumi sa ating puso at buhay ay nililinis sa pamamagitan ng banal na espiritu at salita ng Diyos araw-araw. Kasi Efeso 5.26, upang kanyang pabananin siya na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Kagaya ng paglilinis gamit ang tubig, dapat tayong maging malinis at mapagunan gamit ang salita. Kailangan itapon natin ang mga maling bagay sa atin. Sabi din po sa Malakias, chapter 3, verse 3, sabi, siya'y uupong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang lilinising tulad sa ginto at pilak hanggang sila'y magandog ng matuwid na handog sa Panginoon. Ang mga Levita, sila ang gumagawa ng paglilingkod para sa Diyos. Sa panahon naman ng Bagong Tipan, ang lahat ng mga Kristiyano ay gaya ng mga Levita na naglilingkod para sa Diyos.
Sa panahon ng Bagong Dipan, sinasabi po na ang lahat ng mga naligtas ay nasa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog. Kaya anong ginagawa natin para magawa ito? Sinasabi na sinanay ng Diyos sa mga Levita sa iba't ibang uri ng paraan, gaya ni Jose na hinayaan siya ng Diyos na may pagbilibilang alipin sa Ehipto dahil sa pagkamuhi ng kanyang mga kapatid sa kanya. Opo, ginawa ito, pinahintulutan ito ng Diyos. Hindi po ito alam ni Jose noong una. Ngunit naglingkod siya bilang tagapamahala sa bahay ni Potiphar. Siya ay naging alipin doon. Ang salitang alipin sa Greek ay doulos. Ngunit inakit ng asawa ni Potiphar si Jose. Tinukso niya si Jose ng maraming ulit. Ngunit ano pong sinabi ni Jose? Sabi niya, paano nang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Subalit dahil hawak ng babae ang kanyang damit, kaya naman hinubad niya ang kanyang damit at siya ay tumakas. Dahil po sa pangyayaring ito, siya ay inakusahan ng maling paratang at siya ay ikinulong. Ngunit, sabi ng mga awit, sinabi ito ng Diyos tungkol kay Moises na siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. Kaya pagkatapos na siya ay masanay, inilabas siya ng Diyos doon at ginawa siyang Prime Minister ng Egypt. At alam kong alam niyo ang tungkol dito. Kung si Jose alimbawa po ay nahulog sa tukso ng asawa ni Potiphar, sa tingin ko marahil, si Jose ay hindi na maisusulat yung kanyang pangalan sa Biblia. Minsan ay binibigyan tayo ng Diyos ng pagsubo at pinapatibay tayo sa pamamagitan ng mga kahirapan. Nais ng Diyos na madaig natin ang tukso at dumaan sa maraming pagsubo upang sa gayon ay maalis ang mga dumi na nasa atin. Kapag ikaw ay bumagsak sa pagsubok na ito, hindi ka nagagamitin ng Diyos. Kaya may pagsubo. Hinahayaan ng Diyos yan upang maalis yung mga dumi sa atin. Kasi Isaiah 1:25, sinabi ng Diyos, aking ibabaling ang aking kamay laban sa iyo at aking sasalaing lubos ang iyong dumi tulad ng lihiya at aalisin ko ang lahat ng iyong tinggal. Gamit ang kamay ng Diyos, hahawakan niya tayo at lilinisin niya ang lahat ng dumi sa atin. Aalisin niya ang lahat ng dumi at maling bagay sa ating puso at buhay. Ganito po yung ginagawa niya dahil ito lamang ang paraan upang magamit tayo para sa gawain ng Diyos bilang mga miyembro ng Church na siyang katawan ni Kristo. Kaya kung mayroong anumang mali sa ating Church, dapat po itong maalis. Ibig sabihin kung mayroong anumang karumihan sa bawat isa sa ating buhay at sa ating puso, ang lahat ng mga ito ay dapat na maalis sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung mayroon tayong anumang bagay na itinatago kahit na nakikita ng Diyos ang lahat ng mga bagay, gayon pa man dapat tayong maging malinis na sisidlan na pwedeng magamit sa harapan ng Diyos. Sa Filipos chapter 1 verse 20, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa. Ibig sabihin ay mayroong bagay na inaasam si Pablo. Na sa anuman ay hindi ako mapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Mayroong bagay na inasam si Apostol Pablo. Mayroon siyang hinahanap. Sabi niya, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya. Anong nais niya? Nadadakilain niya si Kristo sa kanyang katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa kamatayan. Nais ko na ang Panginoon na nagligtas sa akin ay maparangalan, manwalhati ang Diyos at matupad lamang ang gawain ng Diyos. Ito po ang kanyang masidhing ninanais. Nang malaman ni Pablo na siya ay mamamatay para sa Ebanghelyo, sinabi niya, iningatan ko ang pananampalataya at sa wakas, ang puto ng katwiran ay inihanda na para sa akin. Nang si Jesus ay mamamatay na sa krus, sinabi niya, natupad na. Si Jesus ay nagdusa at pumasok sa kaluwalhatian at ang mga apostol ay nagdusa rin at pumasok sila sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo din po, dapat tayo mamuhay ng matapang para sa Panginoon at pumunta sa langit.
hindi po yung mabuhay sa kaduwagan at pagkatapos, mamamatay na lang. Ito ay taliwas at miserableng bagay para sa mga anak ng Diyos na naligtas sa dugo ni Jesus at naging walang mga sinbi. Hindi po ito dapat mangyari sa atin. Dapat po tayong magami. Kaya sa Santiago chapter 1 verse 27, sabi, ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang ibig sabihin po ng reliyon ay buhay na naglilingkod sa Diyos at namumuhay ng may kalinisan. Kaya ang dalisay na reliyon ay ang ingatan ng sarili na walang anumang batik mula sa sanglibutan ito. Dapat po nating ingatan ang ating sarili na walang batik mula po sa mundong ito. Dapat po tayong mamuhay ng may pag-iingat. Kaya na, sinabi rin sa Isaiah 52 verse 11, sabi, kayo'y magpakalinis, kayong nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Ang mga pari at mga levita noon ang sinang nagdadala ng sisidlan ng Panginoon. Ngayon, tayo po ang mga nagdadala ng salita ng Diyos at naglilingkod sa Diyos. Kayong magpakalinis, kayong nagdadala ng sisidlan ng Panginoon. Kaya dapat nating pakalinisin ang ating mga sarili at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sabi rin po sa Leviticus chapter 21 verse 21, walang tao mula sa binhi ni Aaron na pari na mayroong kapintasan ng lalapi upang mag-alay ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy yawang siya'y may kapintasan. Siya'y huwag lalapit upang mag-alay ng tinapay sa kanyang Diyos. Tayo po ngayon ang mga banal na pari. Dapat tayong magandog ng mga katanggap-tanggap ng mga handog sa Diyos sa ating buhay. At sabi rin po sa 1 Peter chapter 2 verse 5, kayo, banal na pagkapari, upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Para maging banal na pagkapari, upang makapag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, dapat po nating linisin ang ating mga sarili. Kaya kung hindi ako malinis, walang anumang tatanggapin ng Diyos mula sa akin. Kaya dapat po nating pag-isipang mabuti. Pag-isipan niyong mabuti kung paano ba kayo nabubuhay ng mga Kristiyano. Basta lang ba kayong dumadalo sa church? Aawit ng papuri, magpapanggap na nananalangin, aasal na parang Kristiyano. Hindi po dapat tayo nagpapanggap ng mga Kristiyano. Dapat po tayong mabuhay ng tama ayon sa Biblia. Ang araw ng pagtayo natin sa harapan ng Panginoon ay hindi na po magtatagal. Gaya ng babaeng ikakasal na dapat na malinis na, habang papalapit na ang araw ng kasal, dapat din po tayong maging malinis sa ating buhay. Ang kasal ng kordero ay malapit na. At dahil po malapit na ang araw na tayo ay magiging asawang ikakasal sa Panginoon, dapat po nating naisin ang araw na iyon ng may banal na salubin at pagiging makadiyos. Kaya, linisin po natin ang ating sarili araw-araw upang tayo ay maging kasangkapang magagamit sa harapan ng Diyos. Kung mayroong anumang mali sa ating puso at buhay, kung nilinisin natin ito sa pamamagitan ng pananalangin at panalangin, salita at banal na espiritu, tutulungan tayo ng Panginoon. Ngayon po may isang bagay po akong gusto isingi, kaya gumawa po ako ng note baka makalimutan ko. Narinig niyo na po yung voice phishing, di ba? Ang mga scammer ay mga tusol gaya ng mga ahas na nantarayan ng mga tao. Madami na po sa ating mga kapatiran ang nadaya. At sila po ay nanakawan ng malaking halaga ng pera. May mga tao na hindi nagsasalita sapagkat sila po ay nahihiya. Ang mga tao ay madaling nadadaya ng mga tusong scammer na ito. Ako din po ay nakatanggap ng tawag. Kaya mag-ingat po tayo sa mga tusong scammer. Nagluloko po, maging ako ay nakatanggap ng tawag. At sabi, ikaw ay isang ama, sabi nila. Kaya sabi ko po, oo, ako nga. Ikaw ang ama ng taong ito, sabi nila. At sinabi nila, ang iyong anak na babae ay nagkaroon ng seryosong aksidente. Alam ko na kung ano ang sinasabi nila.
Sinabi pa nila, ang yung anak na babae nasa ospital at kailangan niyang operahan ngayon din. Kaya padalhan mo ako ng pera. Isang babae ang gumaya talaga sa boses ng anak kong babae. Sabi niya, tayo tulong. Kaya binaba ko po yung phone at tinawagan ko ang aking anak na babae at sinabi niya, ako ay nasa bahay. Kaya nalaman ko yung ginagawa nila. Pero ginagawa nila ang lahat. Pagkatapos ay may isa pang tumawag sa akin na nagpapanggap naman na aking anak na babae na nagsabi, Tay, nahulog ang aking telepon at nasira, sabi niya. Nakikitawag lang ako sa iba kasi sinabi ko, kunin mo. At pagkatapos ay tinawagan ko ang aking anak na babae. Sabi niya, hayos lang naman ako, Tay. Bakit po? At nakatanggap din ako ng tawag ng ganito. Sabi nila, isang regalo po ang dumating mula sa abroad para sa iyo. Sabalit ito ay nakumpis ka. Kasi sinabi ko, manluloko ka. Alam ko, scammer ka. Kaya siya po ay nagmura at ibinaba ang phone. Mga kapatid, sa panahon ngayon, ang mga scammer ay gumagawa ng paraan para makapandaya at ang mga tao ay madaling naluloko. Kaya kung kayo man po ay makatanggap ng tawag mula sa taong hindi kilala, huwag niyo na lang pong sagutin. Kung may duda, makinig at ibaba na lamang ang telepono. Tinatakot pa nila ang mga tao sa pamamagitan ng panggaya sa mga taong nasa government agencies. Ito po ay 100% kaduda-duda. Sasabihin nila, ikaw ay iimbestiga ng gobyerno. Sa totoo lang, kung sila na ay gobyerno, sila ay pumupunta at hindi sila tatawag. Subalit ang mga tao ay natatakot. Sinasabi pa ng iba, kung ikaw ay mag-invest sa aking kumpanya, aba, baka makuha mo yung jackpot. May ganito ba? Sabi naman ng iba, pahiramin kita ng pera sa mahabang, mababang interest. Gayunpaman po, madaming uri ng mga scam ngayon. Kaya ginagaya nila ang mga tao at tinatapot nila ang mga tao sa pamamagitan ng pagtawag. Kapag ibinigay po ninyo ang inyong resident registration number, maging yung bank account number, kukunin talaga nila ang inyong pera. Hindi nyo po dapat sabihin. Marami na po ang naloko sa ating mga brothers and sisters. Sila po ay nagdusa dahil sa nawalan sila ng malaking pera. Kaya pakiusap, ang ingat po kayo. Kung may pagdududa kayo, ibaba nyo na lang ang telepono. At sasabihin ng scammer, hindi ko maluloko ang taong ito. Sila ay susuko. Kung ang tawag ay parang mula sa kapatiran natin gamit ang ibang numero, tatawagan nila kayo ulit. Huwag po tayong mag-alala. At kung para pakiramdam nyo ay iba, ibaba nyo na lang po ang telepono. Alam nyo po ba ito? Kaya siningit ko lang po at binanggit ko po ng bahagya ang tungkol dito. Ngayon, manalangin na po tayo. Mabagin namin amang Diyos. Nang kami po ay malayo sa Diyos at kami ay nasa kasalanan at hindi namin alam ang Diyos, nabag sa amin ang Diyos at namatay ang Panginoon sa halip na kami. Hinugasan ang aming mga kasalanan nang walang hanggan. Sa pamamagitan ng mahalagang dugo na dumana, ng oras na iyon nang walang anumang kondisyon, maraming salamat po sa dakila at kamanghamangang biyaya na dadas sa amin. Gabayan po ninyo kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon upang tunay na sumunod sa kalooban ng Diyos sa aming natitirang buhay, maglingkod sa kaluwalhatian ng Diyos at magsikap para sa mabubuting gawa. Kung mayroon mang maduming bagay, gulo sa aming puso, sa buhay, sa mata ng Diyos, hayaan po ninyo maunawaan namin ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at banal na Espiritu. At gawin niyo po kaming malinis upang kami ay mahawakan ng mga kamay ng Diyos at maging mahalagang kasangkapan at magamit. Pakiusap, gabayan at pangunahan, tulungan niyo po kami na maluwalhati ang makalangit na Ama sa aming buong buhay at maisakatuparan ang kanyang mahalagang gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.